Hey guys, ayun o. Ngayon eh magpapakain ulit tayo ng mga gamba. Kasi bukas, uuwi tayo ng probinsya, no? Magbabakasyon tayo. Ilang araw tayo mawawala. So, mukhang active sila ngayon, gabi, no? Kaya, simulan na natin. Unahin natin ang ating green battle blue tarantula. Ito sa, ito isa sa mga malakas kumain, ano? Heavy eater to. So, bigyan natin siya ng isang male dubia. Try natin, ano, kung may pang-action magaganap, no? Uy! Galing naman. Ito nyo, guys. Tumalon siya, ano? Ganda ng pagkaka-takedown niya. Tapos, endless. Ayan, ang kanyang kulay. Medyo parang may pagka-green, blue yung legs niya, tapos yung kanyang abdomen ay pula. Okay, next natin. Okay, next naman ang ating P. metallica, also known as Goody Sapper Ornamental. Bigyan natin siya ng isang male din, no? Nice takedown. Ganda ng pinapakita ng ating mga gagamba ngayon, ano? Ayun, no? Crunchy, oh. Tumutuloy. Sorry guys, ha? Malikot yung camera. Mahirap pala mag-video ng ano. Ng hawak mo yung isang ano. Ayun. Ito palang gagamba to guys, no? Pwede nyo siyang gawing communal, no? Communal, no? Kahit marami sila, hindi sila magkakainan. Pero dapat, magkakapatid sila galing lang sa isang egg sack. Okay, next naman tayo. Okay, next natin. Ang ating OBT, ang ating Usumbra Orange Baboon. Ito medyo gutom to, no? Ang bibigay ko sa kanya ay isang adult female dubia. So ito, napakalaki nito, no? Sakto-sakto sa kanyang ano to. Takot, no? Pero, hindi natin, halabas yan. Binitawan ko na yung ano. Dubia. Gulat siya, no? Ayan na, papakaramdaman niya lang. Kakainin niya yan. Ayan na. Ba, nauuhaw ang ating dubia. Uminom, ha? Mukhang pre-molt siya, no? Mukhang pre-molt siya, guys. Okay, huwag natin pilitin. Next ang ating Harpactera pulcripes. Tingnan natin kung kakain siya, no? Oops! Defensive siya, guys. Parang di niya gusto, ha? Oh. Ayan, guys, ha? Oh. Kabangan, mag-focus ka. Magalit. Nice. Crunchy. Ayun, sinagpang niya. Ganda ng kulay, guys. No? Ganda ng coloration niya. No? Nice takedown. So, yun, saka na, hindi pa dumating ang yung boyfriend. No? Wala pa tayong manapan. No? Bali, bibreed natin to. Soon. Okay. Next naman tayo. Natin ang ating Acanthus Scoria geniculata. Tingnan natin ano kung magbibigay din siya ng magandang takedown. Oop! Ayun, no? Kinagat niya. Crunchy rin. Kinagat siya dyan yung ano. Kawawa naman ang ating ipis, no? Male, no? Nice.
Yung mga gusto pa lang makakita ng mga magandang takedown, no, yung gantong klaseng gagamba na tarantula yung kunin nyo, no, kasi ito walang pinipili itong oras, busog, kahit busog to kakain pa rin to. Ganda. Ano ba ipapangalan natin sa kanya, guys? Isip kayo, ha? Okay. Next naman natin. Next natin ang ating Ceratogyrus darlingi. Tingnan natin, no. Bigyan din natin siya ng isang adult male. Ayun. Sorry na, hindi ko masyado na gutom na gutom din siya, no. Takaw. Isa siya sa mga baboon tarantula, no. Galing siyang Africa. So ayun, no. Mukhang malaki, mukhang malaki yung ipis na nakuha niya, no. Ganda, no. Tanungin niyo yung paa niya, guys. May pagka-blue na parang nagre-rainbow, no. Parang oil slick, no. Ganyan ang mga paa ng mga baboon, no, yung ilalim nila. Sobrang shiny, no. Sige, kaya mo yan. Sulitin mo kasi ilang araw kayong hindi makakakain. Yan ang aking papasko sa inyo, no. Kaya, nice takedown. Galing, magaling, magaling. Next naman tayo. Guys, nakita ko lang, no. Nanlalaban yung ipis, eh. Di po may epekto yung venom, no. Okay, next naman ang ating Chaco Goldeni. Ito yung mga pang beginners na gagamba, no. Naalala ko lang noong 2012 nung nagsimula ako mag-alaga ng tarantula. Ito yung una ko naging gagamba, no. Napakabait nito. Wala naging problema, no. Kasi yung akin nga, no, naging adult male, no. Kaya parang naibenta ko na lang kaysa ma-expired yung kanyang ano, no. Yung kanyang sperma, no. Kasi may, mga male kasi, guys, no, madali silang mamatay, no, pag ano. So itong bibigyan natin sa kanya, isang adult na dubia. Ito, malamang gutom to, kaya saan magbigyan ng magandang takedown, no? Malaki ba masyado? Malaki ba? Parang hindi niya kaya, masyado malaki. Sige lang, try mo lang. Kasi laki naman kayo, eh. Ayun! Inantay niya lang palang. Tingnan nyo, guys. Ayan na, nagabali-balintong na sila. Gusto niya pala ilalapit pa ng konti, no? So, next time, sige. Ayan. Ito, napakaganda rin itong gagamba na to, no? Bite na ito, guys. Nakahawakan yan, pero hindi advisable na humawak tayo ng gagamba. So, ayun. Ganda. Ito nga pala, no, nakita ko yung exub nito, no? Male to male. Male na Chaco pa rin. Hindi pa rin tayo pinalod, no? Male pa rin yung napunta sa atin. Shoutout nga pala sa ating kaibigan na si Humphrey, no? Sa kanya galing to. Okay. Ayun. Parang lumalaban pa yung ipis, oh. Magmahong kainin. Wala tayo magagawa. Gutom na gutom yung ating Chaco. Yun. Okay, next tayo. Okay, next naman natin ang ating Brachypelma boemi. Ang Mexican fire leg, no? Kasi kaya tinawag na fire leg, tingnan nyo naman yung kanyang legs. Napakaganda ng pattern ng red, no? Pagka-red niya sa patela. Okay, bigyan natin siya ng adult. Guys, ang hirap kunin ng ipis. Male. Male pa rin. Kunin, lablog. Ay, magpakuha. Hirap pala ng ganito, no? Mali. Okay. Lati siya kung kakain siya. Oh! Ayaw niya. Mukhang pre-molt, ah. Ay, ayaw niya, guys, no? Uy,
ayaw niya, mukhang pre-molt siya, no? Huwag natin pilitin. Kasi tingnan yung abdomen, no? Medyo malaki na rin. Ganyan ang gagamba, no? Pag mag-molt na siya, re-refuse niya ng kumain, di na siya, tapos medyo di siya maging active, no? So, ayun, next tayo. Next natin, ang ating na Handochromatus. Isang maliit na mature na tubia. Nice! Pinagat niya sa ulo. Patay na to. Okay, bird eater nga rin pala to, no? Ating ito ang tinatawag nating na Handochromatus. Ayan, oh. Para siyang kamukha ng ano, no, ng Acanthus cruriginiculata, pero mas parang pale yung kulay nito na white saka black. Ayun. Dumi ng kanyang ano, water dish. Oh, tignan natin. Okay, next tayo. Next, ang ating Tiltrocotyl albopilosum. Isa rin sa mga common na tarantula to, pero pag tiningnan nyo naman yung kanyang balahibo, no? Sobrang ganda. Try natin bigyan din ng adult na, no? Kung kakain siya. Oh. Oh, bakit baby girl? Bakit ayaw mong kumain? Oh. Mukhang pre-molt siya, no? Mukhang pre-molt siya, guys. Okay, pasok ka sa loob. Pasok ka lang. Pasok, 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 pasok. Pasok sa loob. Oops, ano yun? Ba't may lumilipad doon? Oh. Okay, ayaw niya kumain. Huwag natin pilitin. Next naman, ang ating married, no? Isa rin baboon na tarantula. Bigyan natin siya ng lats. Iyo, no? Nice. Bitin to, bigyan pa natin siya ng isa. Ayun. Sumak. Uy, uy. Ayun. Shoutout nga pala kay ano, no? Justin, no? Yung taga-Imus na nakuha na natin ng bagans, no? Binigyan niya tayo ng mga dubya sa kanya galing yan, ha? Yung mga freebies niya na yan, pero ang dami, no? Thank you, idol, ha? Okay, dito naman tayo sa ating Brachypelma hamori. Bigyan natin siya ng isang male dubya. Tingnan natin kung kakain siya, no? Oh, gulat siya. Oh, nagpi-flick siya ng hair. Ayaw niya ba? Okay, tingnan natin yung puwet niya, no? Mukhang, ay, mukhang pre-molt siya, no? Kaya ayaw niya kumain, no? Pero ayan, tingnan, ganda, no? Ganda ng kanyang pat color, no? Yung pattern ng color niya. Okay, next. Okay, ito naman ang ating Tiltrocotyl bagans, no? Ang ganda ng kulay niya, no? Tingnan yung pagka-black niya, no? Ganda. Mukhang female to, no? 3 inch siya, no? Diagonal na leg span. Bigyan natin siya ng isang male na dubya. Iyon, no? Kumain. Parinig nyo, guys, yung tumutunog yung ano ng katawan ng ipis, no? Pag kinakulat. Ayun, no? Ganda ng action pang, no? Oh, butas yung likod ng ating ano, kawawa naman. Pero ganyan talaga ang kapalaran. Guys, ah, hindi pala ordinaryong ipis itong pinapakain ko, no? Imported to, guys, no? Hindi ito nahuhuli lang, no? Ito, binibili din natin to. Tapos, ayun, dahil marami sila, malamang ma-breed natin to. Tayo na lang din yung magpapadami. Para hindi na tayo bibili sa susunod. Tuntua yung ating mga gagamba. Basog sila. Okay. Next naman. Next natin ang ating Embalpuri, no? Ang Socotra Blue Baboon. Bigyan natin siya ng ipis. Ewan ko lang kakain to, guys, no? Mated to ng 2 times, no? Dahil best na natin siyang pinaka na minate sa ating male, no? Kaya ba? Mukhang ayaw niya, guys.
Ayaw niya, ayaw niya. Ayun, ayun. Ni-strike niya lang, ano. Ayaw niya rin kumain, no. Tingnan natin kung mabubuntis ba to, no. Kasi 2 times na itong na-mate. Try natin makapagpa-bridge sa kanya. Makapagpa-drop ba siya ng exact. Ayun, next time, next tayo. Okay, ang pinaka-last sa atin, ano. Ang pinaka-maliit. Napakakunat. 2 taon na, hindi pa nagmamolt. Ang ating Gramastola rosea. Ayun. Ayun. Baliktad pa siya. So guys, ito napakakunat nito, no. Siguro may napanood ako, no, na vlogger din, no, na meron siyang ganto na namatay na. Umabot pala yung buhay nito ng 25 years, no, sa pangangalaga niya. Kaya medyo nalulungkot siya nung namatay. Sobrang tagal. Binata pa raw siya hanggang sa nagkaroon ng asawa at anak. Ayun. So, ayun guys, no? Tapos na ang ating feeding video. Napakaswerte ng ating mga ipis na to. Dahil hindi sila napakain, ano? Ilan yung mga nag-refuse kumain. Yung ating mga gagamba. Ito. Tuwan-tuwa, oh. Shoutout nga pala kay Gerald Paras, no, ng wala ko nang takip to, wait lang, sorry. Gerald Paras ng Salitran, Las Marinas. Shoutout sa'yo. Shoutout din sa ating kaibigan ni na si Antonio Alagos, no, na may business siya, no, may printing shop siya, no. Pwede kayo magpagawa sa kanya ng mga tarpaulin o magpaprint ng damit, mga customized, no. Ito. Ating GBB na napakaganda ng takedown kanina. So yun guys, no, maraming salamat sa panonood at huwag nyong kalimutan mag like yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano, subscribe na po kayo. Maraming salamat, hanggang sa muli, paalam.